Magsitayo na po ang lahat at atin pong dasalin ang Regina Celi. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Reina sa langit, magalak ka, Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong taglayin, Alleluia. Ay muling nabuhay ayon sa kanyang sinabi, Alleluia. Ipinalangin mo kami sa Diyos, Alleluia. Magalak ka at magpakaligaya, O Birheng Maria, Alleluia. Sapagkat ang Panginoon ay totoong muling nabuhay, Alleluia. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Heso Kristo, alang-alang kay Mariyang Birheng Ina ng Diyos, ipagkaloob mong makamtan namin ang galak ng buhay na di matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magsiupo muna po. Magsitayo na po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayang, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumayo rin. Magkapatid, na sa Lunes tayo ng ika-anim na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating pong Hesus Nazareno. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo na sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Hesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa mita ng live streaming, Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang lako ng mundo at mga nagpusposting ng mga chapels, groups at communities. Idagdagin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, ang pagsasaksi sa pananalig at panampalataya ay ang tugon sa napahayag na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Nazareno, na kung saan ang ating Panginoon
ay naghamon sa atin na tayo ay magpahayag para sa Kanya. Sa mga sandali na tayo ay nagkukulang at nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kay sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng Pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungo sa Mutrasya at kinabukasay sa Neapolis. Mula roon nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lunsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. At ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lunsod at nagpunta sa tabing ilog sa isang pook na inakala naming dakong palangina ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito, isang nagngangalang Lydia, taga Tiatira at mga ngalakal na mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang kanyang mga kasambahay niya. Pagkatapos, sinabi niya, "Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin." Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginoon, purihin. Awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpatambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginoon, nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa papuri ng Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay
ay ang kanyang mga hirang. Panginooy, nagagalak sa hirang niyang mga anak, magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinaguga. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay magakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalaala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Lunes tayo ng ika-anim na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. At ang ating pong tema o paksa, pagpatotoo. Sa salitang Hebreo, ito ay alaided. Pero sa salitang koinokonagrigo, sapagkat ang ating mga pagbasa ay nasa koinokonagrigo sa orihinal, martirisay. Kaya nga sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 26, ay nasabi, martirisi peri imo. Na sali naman sa Latin, testimonium peri bibit de mi. Na sa ating salita, magsasaksi siya sa akin. Ito yung espiritu ng katotohanan na magsasaksi. Pero ang pagsasaksi ay bahagi na rin ng lahat ng mga nananalig at lahat ng mga Kristiyano. Kaya sa ating unang pagbasa, sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 16, versiyo 11 hanggang 15, si San Pablo ay pumunta doon sa Samotracia at iba pang lugar sa Pilipos. At doon, mayroon silang nakita na mga grupo ng mga kababaihan. At ang isa nito ay pinagalanan na Lydia na tumanggap sa minsahe na dala ni San Pablo at siya ay nabinyagan. At ang kanyang ginagawa
ay ang pagpatutuo sa pamagitan ng pagkumbida sa kanila na doon muna sa kanila habang sila ay naroon sa isang lugar upang magpahayag ng mabuting balita. Kaya tama yung nasabi ngayon sa Salmo 149 na purihin ang Panginoon sa lahat ng mga nananalig sapagkat magagalak ang Panginoon sa mga hinirang niya mga anak. Ang mga hinirang niya mga anak, ito yung mga nananalig at nagpatutuo sa kanilang buhay na sumusunod sa ating Panginoon. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, Verso 26, hanggang Kapitulo 16, Verso 4, ito pa rin ang bahagi. Bahagi na kung saan naghabili ng ating Panginoon. Matapos siyang nagkaroon ng huling hapunan sa kanyang mga apostol, hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga apostol. At pagkatapos, sinabi niya ang totoo na siya'y dakpin, patayin, at mabuhay muli. Pero hindi na intindihan nila ang mabuhay muli. Nalungkot sila dahil ang kanilang guro ay mamatay na. Upang sila ay mabigyan ng lakas loob, sinasabi ng ating Panginoon na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At pagkatapos nadugtong rin ito, na huwag silang mag-alala sapagkat darating ang Paraklito, ang Espiritu Santo, na siyang tutulong na magpatotoo na ang lahat ng mga itinuturo ng Panginoon ay patotohanan pa, palalimin pa, at ito ay makatulong din upang ang lahat ng mga nananalig ay magpatotoo din sa ating Panginoon. Kaya ang ibig sabihin dito sa ating mga pagbasa, huling habilin ito ng Panginoon, pero panawagan rin sa atin. Panawagan sa atin sapagkat noong atres ng Mayo, ngayong taon 2024, ang ating Santo Papa, Papa Francisco, ay sumulat ng isang sulat para sa mga cura paroko na kailangan sila nagagawa ng misyon sa pagdaloy ng sinodalidad ng mga ng isang sinodo na ginagampanan ngayon ng simbahan sa pamagitan ng pagpatotoo o pagsasaksi. Pagpatotoo na kung saan lahat tayo ay tinatawag. Lahat tayo ay kalahok sa misyon. Ang simbahan ay isang misyon na ibuklod at palaguin sa pamagitan ng pagkinig sa isa't isa. At ang matapos ng mapakinggan ang katayuan, kalagayan, o anumang mga hinaing at mga opinyon ng kapwa-tao, ay iugnay ito sa mensahe ng mabuting balita o ebanghelyo ng ating Panginoon at tingnan gaano kaangkop ang lahat ng mga turo ng ating Panginoon upang ang buhay ng tao ay magkaroon ng kabuluhan, upang ang ating pagkatao ay magpatotoo para sa Panginoon, upang ang ating pagpatotoo sa Panginoon ay nagkaroon ng tunay na batayan sapagkat tayo'y ginagabayan ng Espiritu Santo, ang Paraklito, ang Espiritu Santo ng katotohanan. Kaya doon natin makita na totoo ang ating ipinapahayag dahil ito ay sa tulong, sa gabay, sa turo, at sa pagbibigay liwanag ng Espiritu Santo na Espiritu ng katotohanan. Kaya ang ating Espiritu Santo ay siyang gumagalaw ngayon. Paano ba ito pagalawin sa buhay natin? Una sa lahat, maging bukas ka sa iyong puso at sa iyong isipan. Buksan mo una ang iyong puso na hindi maging sarado
na ikaw ay makitungo sa iyong kapwa-tao at tanggapin ang iyong kapwa kahit sino man sila. Sa pagbukas sa puso para sa kapwa, hinayaan na rin natin ang Panginoon na magnanahan sa ating mga puso sapagkat ang presensya ng Panginoon ay sa pamagitan ng ating kapwa-tao. Dahil sinasabi niya, Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 25, Verso 40, kung anong ginagawa niyo sa pinakaaba kong mga kapatid, ito ay ginagawa niyo sa akin. Kaya kapag ka natanggap natin ang ating kapwa-tao, lalo na ang mga nasa abang kalagayan at mga mahirap, ang ating tinatanggap sa ating mga puso ay ang presensya ng ating Pong Hesus Nazareno. Pupunta naman tayo sa isipan. Hindi lang sa relasyon, kailangan din ang ating pananaw, kailangan din ang ating mga pag-isip, kailangan din ang ating mga opinyon, kailangan din ang ating mga ideya na magabayan. At paano ito magabayan? Upang magabayan sa Espiritu Santo, buksan rin natin ang ating isipan. Hindi tayo makahon sa mga traditional natin na paningin o panindigan. Hindi natin makahon sa ating mga pansarili na debosyon. Hindi natin ito ikulong sa ating mga makasarili na pag-iisip. Bagkos maging malaya tayo sa kung anumang opinyon ng iba na ating tanggapin at titingnan at sa pamagitan ng talastasan o dilikay pagpapalitan ng mga opinyon at karunungan, makikita rin na ang karunungan na totoo na ginagabayan ng Espiritu Santo ay siyang lumilitaw na totoo at ang anumang lumilitaw ng totoo ay iyon ang ating isabuhay. Imulat natin ang ating mga mata sa ating kapaligiran. Bakit kaya tayo nagkaganito? Bakit kaya ang kalagayan natin ay ganito? Bakit naghihirap tayo? Bakit ginugulo ang buhay natin? Bakit kaya hindi tayo makapagsaksi ng malaliman sa ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng magkaroon tayo ng magandang relasyon sa isa't isa na may pag-ibig at sa isang pag-iisip na tunay na Kristiyano sapagkat nababatay sa Ebanghelyo ng Panginoon ang ating mga pag-iisip. Dahil siguro tayo'y makitid sa ating pagtingin. Nakita natin ang kalagayan sa ating kapaligiran, nagbulag-bulagan lang tayo. Nakita natin ang problema, hindi natin tinatanggap ang problema at akala natin okay lang. O dili kaya, kung pupunta tayo kahit sa anong lugar, parang tinatanggap na natin na ganito sapagkat ang akala natin yun na ay normal. Kailangan na ang lahat ng batayan ng ating nakikita sa kapaligiran ay ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Hindi ang opinyon ng iba, hindi ang opinyon ng mga ilang grupo, hindi ang opinyon ng mga kung anong partido, kung namumuno man sila o may kapangyarihan man sila, hindi ang kailang opinyon ang siyang tunay na batayan ng ating paningin, pagtingin, pag-unawa, pag-analisa sa ating nakikita, bagkos ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Upang tayo magkakaisa sa katotohanan. At hindi po natin maisabuhay ang katotohanan kapag ka hindi natin ibatay ang ating pananaliksik, ang ating pag-aaral, ang ating pagkritika sa mga nangyayari sa kapaligiran sa pamagitan ng batayan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Napakahalaga ang Ebanghelyo ng ating Panginoon na ating isabuhay upang lahat ng ating kilos, upang lahat ng ating ginagawa, upang ang lahat ng ating pananaw sa buhay ay ayon sa turo ng Panginoon. At tayo ay mamuhay sa matuwid, mamuhay sa katarungan, mamuhay sa kapayapaan, mamuhay sa pagkakaisa, mamuhay sa pagmamahalan na siyang utos ng ating Panginoon. Ito ang narapat nating gawin. Hindi kung ano-ano mga doktrina, mga ideya at opinyon na hindi nakapaghatid
ng saysay ng buhay at hindi ayon sa Ebanghelyo ng Panginoon. Magkaisa tayo. Tibayin pa natin na ating pagkakaisa na ang batayan ay ang ating pagpatutuo sa ating pananalig sa Diyos at ang ating pagkakaisa ay binabatay natin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon upang ang ating Panginoon Diyos ay siyang pumapanginoon sa ating mga puso, sa ating buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, marami ang nagpapatutuo sa kanilang pananampalataya sa pamagitan ng kanilang buhay dahil sa kanilang halimbawang nagdudulot ng inspirasyon sa atin. Tumawag tayo sa Diyos na ating Ama at sabihin natin sa Kanya, Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway walang patid na magsikap sa paghahatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi sa kasalanan sa mga taong may pusong tapat na naghahanap sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga politiko at mga taong tinitingala sa larangan ng politika, naway maging mga kasangkapan ng katotohanan ni Kristo sa pamamagitan ng marangal nilang pamumuhay, manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pagsubok na dinaranas natin araw-araw, naway hindi magpahina ng ating loob, at sa halip ay magpalago ng ating pananampalataya, manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masigasig sa kanilang mithiin. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapanatagan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon natin mga sariling kahilingan. Ama, pagkaluban mo kami ng karunungan at katatagan sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang kami ay maging malalakas at matatapat na saksi sa iyong pag-ibig sa bawat yugto ng aming buhay. Tingnan namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay batid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
Tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambay ng natutuwa. Ang pagkabuhay ng anak na nilob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon. Sa pangitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay hinahain mo sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng manghel si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaisingitan niyong Espiritu yung banal, ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayin na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang silimuling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa na mga Birhen Maria na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang sanusin, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lonsoris de Manila, ni San Pedro Calungsod at lahat ng mga banal, na namuhay ito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin ng mga regaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tirisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Diyos naming mahal, halina't kami baguhin, dinggin mo ang panalangin ng bayan mong dumarain. Kami ngayon ay tungayan ng hina at sugatan, nagkukulang sa pag-ibig at biyayang minamahal. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu ng
ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pangmakailanman. Ipagalo mong kami malulahating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kayong narito, kayong naugnay sa iba't ibang social media platform at ako posting sa iba't ibang paraan na way ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbibigay ng tulong sa Quiapo Church. So, pamakatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay, lahat ng mga nagbigay para sa ating simbahan ng Quiapo. Naway ang poong Jesus Nazareno ang siyang magpapala sa inyo ng mga biyayang kinakailangan sa inyong buhay. Pagpatotoo sa ating pananalig. Isa sa misyon na dapat nating gawin at gampan. Lalo na ngayong panahon, sa modernong panahon, na ang lahat ng mga tao ay nalulong sa mga electronic gadgets, mga AI program, at kung ano makikita sa cellphone at sa mga computers at sa mga computer games, kailangan natin ang magpatotoo na tayo ay kay Kristo. At dahil dito, mangunguna ang ating pagpatotoo sa Kanya na ating isabuhay ang mga turo niya sa Ebanghelyo. Naway, maiwaksi na ang pagkahilig sa material
at mga panibagong mga instrumento at gadgets upang ang ating puso ay mapasad Diyos na. Ngayon po ang pagbasbas. Mangyayari po lamang ito sa bagya, mga bagay-bagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inayag mo sa pamagitan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kilanganin ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasin di po ninyo ang mga dalang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na may maalala ng pangako ng sa binyag na ikaw at ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kintaglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.